Ipagpapatuloy po natin ang kwento sa buhay ni Noah. Let us read our scripture verse for today. It is taken from the book of Genesis chapter 8. Let's all read together. And every living thing and all the animals that were with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters subsided. The fountains of the deep and the windows of heaven were also stopped, and the rain from heaven was restrained. And the waters receded continually from the earth. At the end of the 150 days, the waters decreased. Then the ark rested in the seventh month, the 17th day of the month, on the mountains of Ararat. And the waters decreased continually until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, the tops of the mountain were seen. So it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. Then he sent out a raven which kept going to and fro until the waters had dried up from the earth. He also sent out from himself a dove to see if the waters had receded from the face of the ground. But the dove found no resting place for the sole of her foot, and she returned into the ark to him, for the waters were on the face of the whole earth. So he put out his hand and took her, and drew her into the ark to himself. And he waited yet another 7 days, and again he sent the dove out from the ark. Then the doves came to him in the evening, and behold, a freshly plucked olive leaf was in her mouth, and no one knew that the waters had receded from the earth. So he waited yet another 7 days and sent out the dove, which didn't return again to him anymore. And it came to pass in the 601st year, in the first month, the first day of the month, that the waters were dried up from the earth. And Noah removed the covering of the ark, and look, and indeed, the surface of the earth, of the ground was dry. And in the second month, on the 27th day of the month, the earth was dried. Then God spoke to Noah, saying, "Go out of the ark, you and your wife, and your sons' wives with you. Bring out with you every living thing of all flesh that is with you, birds and cattle, and every creeping thing that creeps on the earth, so that they may abound on the earth, and be fruitful, and multiply on the earth." So Noah went out, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him. Every animal, every creeping thing, every bird, and whatever creeps on the earth, according to their families, went out of the ark. God's covenant with creation. Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, "I will never again curse the ground for man's sake. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease." You may be seated. I believe the prophecy that we receive from the Lord through the life of Sis Janina relates to our topic today. Alam niyo, I love reading from the Old Testament kasi ang sarap magbasa ng kwento. Sa mga mahilig po sa mga stories, you can read from the Old Testament and you will see stories. You will read stories about God's love, about God's provision, about God's salvation, at marami pa pong iba. And the prophecy that we receive from the Lord today, na narinig po natin, God loves us, He cares for us. Sa atin pong mga napapagod, mga nabibigitang lubha, ang sabi po niya, lumapit po tayo sa Kanya. And I believe in prophecy because I'm reading in the book of, nasa 2 Kings po ako ngayon. So in the Old Testament, even sa mga kings, may pinapadala ang Diyos na mga prophets to warn them or to give them an encouragement. And sometimes, they seek the prophets and ask them, "Can you seek the Lord? Can you ask the Lord kung pupunta ba kami dito? Kung susugurin ba namin sila? Mananalo ba kami?" So, napakalaki po ng role ng mga prophets. And sa atin pong pag-aaral sa mga nag-aaten ng prayer meeting, ini-encourage po tayo that we exercise our giftings of the Holy Spirit. And one of them is the gift
of prophecy. So today po, we will continue in the story of Noah. Ito po yung panahon na nandun na sila sa loob ng ark. According po sa ating pag-aaral, Genesis chapter 8 is an encouraging story for all of us. Romans chapter 8, we love that very much. Ang sabi po doon, favorite ito ni Minister Mara, "For all things work together for the good of those who love God and who have been called according to His purpose." And Genesis chapter 8 also is an encouraging story or chapter in the Bible for all of us. Because the major theme of the chapter is renewal and rest after tribulation. Malalaman po natin bakit tinawag na tribulation yung nangyari kina Noah. Because this chapter records the end of a storm and the beginning of new life and hope for God's people and for God's creation. Just consider what God does in Genesis chapter 8 and take courage. The title of our message today is "The God of New Beginnings." Have you ever felt abandoned by God? Naranasan niyo na po ba 'yon na parang feeling niyo pinabayaan na kayo ng Diyos? Or na-experience niyo ba na naisip niyo o nakalimutan na yata ako ng Diyos? As if whenever you pray, yung prayers po ninyo ay nagba-bounce back lang sa inyo at walang nangyayari. If so, Genesis chapter 8 is for you. The message of the chapter, of this chapter, is given in verse 1. Ang sabi po sa verse 1, if you remember, ito po yung nakaka-struck na paunang salita dito sa chapter na ito. Ang sabi po doon, "But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and he sent a wind over the earth, and the waters receded." Consider that simple praise. God remembered Noah. Alam niyo po, these three words tells us a great deal about the Lord. One of the greatest human fear is to be forgotten. Ayaw nating mamatay. Huwag muna ngayon, right? Ready na ba kayo? Ready in terms of salvation, but we don't want, right? Ayaw pa natin ngayon. Bakit? Kasi we know, isa siguro sa part na kinakatakutan natin or ayaw natin, once we leave this earth, we will be forgotten. Maraming mga mabubuting tao, maraming mananampalataya, maraming mga Bible scholars, maraming mga scientists, hindi naman na sila napag-uusapan. Nakakalimutan na sila ng mga tao. And we don't want to be forgotten. Ako, inisip ko pa lang na kapag nawala ako, tapos lalaki yung mga apo ko, pagdating ng panahon, hindi nila ako kilala. Parang sumasakit na yung kalooban ko. And I think most of us, if not all of us, this is one of our fears. Yung mawala na tayo, tapos kakalimutan na tayo. Sa mga may asawa dyan, yung isipin nyo pa lang na kapag nawala ako, ipagpapalit ako. Di ba it hurts? Totoo, hindi. Yes, it's true. But you know what, mga kapatid? We can be sure that God never forgets nor forsakes His people. Not only because of His promise, but also because of His character. It is His character. God is love, and if there's love, there is faithfulness. Tandaan po natin yan. If there is love, there is faithfulness. He can never deny Himself or His word, for He is faithful God and He can never change because He is immutable. He is perfect. Hindi na po niya mapapa-improve pa yung kanyang sarili because He is already perfect. He cannot make Himself better. And because He is holy, He can't change for the worse. We can depend on Him no matter what our circumstances or no matter how we feel. When the text tells us God remembered Noah, mga kapatid, it doesn't mean that God had forgotten Noah. He is God. He is perfect God. Wala po siyang amnesia, hindi siya malilimutin, hindi niya nalilimutan ang events ng ating mga buhay. Alam niyo po, when God promised something, He will fulfill it. Sabi nga po ng salita ng Diyos na hindi mababalik sa Diyos yung mga salita niya na na-release na hindi na-accomplish yung purpose nito.
And in the Old Testament, and even in the New Testament, kung naalala nyo po, may mga verses pa rin doon na kinu-quote yung mga Old Testament characters, like in the book of Hebrews where we can find the heroes of faith. And even po sa mga promises ni Lord, dahil nasa 2 Kings po ako ngayon, hindi nauubos ang lahi ni David na magiging hari sa kabila ng kanilang kasamaan. Why? Because God promised to David na hindi mapuputol yung kanyang seed na maghahari. And yung last seed, kung if you remember, Jesus Christ came from the tribe of David. Nanggaling siya kay David. Now, God doesn't forget Noah. It just simply means na it is time. Ito na yung time para i-accomplish yung promise ni Lord sa kanya. Alam mo po si David sa Psalms chapter 42 verses 9 to 10. Kilala niyo si Absalom? Yeah. So si Absalom, anak ni David who wants to overthrow his kingdom. Yung kingdom ni David dahil siya yung hari nung panahon na yon. And according to the Bible, Absalom is so handsome. Napakagwapo daw po ni Absalom pat maging yung kanyang buhok. Napakakisig, matangkad, gwapo. Ang ganda ng buhok, nakapaginugupitan daw yung kanyang buhok, binibili pa. Sana all. Now, alam niyo po si David, dahil yun mismong anak niya ay nagplot ng kudita sa kanya para mawala siya bilang isang hari. Umiyak siya sa Diyos, Psalm chapter 42 verses 9 to 10, ang sabi po doon, I will say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? As with a breaking of my bones, my enemies reproach me while they say to me all day long, where is your God? Alam niyo, last Sunday po, ang topic natin is when you reach the end of your rope. Di ba kapag dumarating tayo sa pagkakataon na parang this is it, ang gusto natin bumitaw na, bumigay na, hindi na natin kung alam kung anong gagawin natin sa mga pinagdadaanan natin. This is what happened to David, and he was crying to the Lord and he's asking the Lord, where are you, Lord? Yung nag-may kudita siyang pinagdadaanan, gustong i-overthrow yung kanyang kingdom, pinagdaanan pa niya na yung kanyang biyanan mismo ay gusto siyang patayin. So dumating si David dun sa panahon na siya ay nanghihina din, mga kapatid. And kung dumaraan tayo sa ganitong pagkakataon, don't worry. God is always on time. He will come to our rescue. And the Lord Jesus Christ himself, sabi po niya nung nakapako siya sa krus, my God, why have you forsaken me? This is not the time to preach about that, but we already learned and we have heard the meaning of that. Now mga kapatid, feeling forsaken is a normal human being emotion that most of us have experienced whether we admit it or not. The book of Psalms also says, why do you stand afar off? Napakarami pong sinasabi sa Biblia. And why do you hide in times of trouble? Psalm chapter 10 verse 1. And even si Paul po, he confessed in 2 Corinthians chapter 1 verse 8 that his troubles in Asia had been so severe that he almost gave up on life. If you know Apostle Paul, he gave his life for the sake of the gospel. He gave his life for the sake of expanding or spreading the word of the Lord Jesus Christ, the salvation that the Lord Jesus Christ is giving. And sa mga journey ni Paul, kung naalala niyo po, nagkaroon siya ng shipwreck, nakagat siya ng ahas, pinagbabato sila ng mga tao. He experienced lots of troubles, and probably, and even the Bible itself is saying na si Paul, dumaan din siya sa ganon, nalungkot siya. Marami siyang pinagdadaanan, kaya nga po prayer niya, strengthen me in my inner being. God remembered Abraham and rescued Lot from destruction. God remembered Hannah and Rachel and opened their womb. If you remember that story, mga kapatid, to remember implies a previous commitment made by God and announces the fulfillment of that commitment. God spared these creatures, sina Noah and his family, 8 of them, and the animals na nandoon po sa loob ng ark, so they could live on the renewed earth and reproduce after their kind. God is a God of purpose.
He spared these people and these animals because God has great plans for them in His mind. Pakisabi sa katabi mo, God has great plans for you. We can be sure that God never forgets nor forsakes us. Makakasiguro po tayo dyan, not only because of His promises, but also because of His character. That's His character. Hindi po yan magbabago. And number two point, God renews His world. Number one point po kanina, God remembers His own. God remembers His own. And number two, God renews His world. When all other human beings and other living creatures that were in the ark are no more, that were not in the ark, sinawa lang po ang pumasok sa loob ng ark at yung mga animals na inabilin sa kanila ng Diyos, hindi po ba kayo nagtataka paano nakapasok yung mga animals doon sa loob ng ark? Yung ahas, uutusan ba yun ni Noah? Pumasok kay... That's the power of God. I can just imagine na nung ready na yung ark, nung binuksan ni Noah yung pinto, lahat ng ark na inappoint ni Lord para pumasok, sila na mismo yung pumila. Na-imagine nyo? And thinking of that, mga kapatid, if you are appointed by God, if you are called by God, you will just come. Hindi na kailangan, alika kapatid, mag-church ka na, tagal mo nang hindi dumarating ah. If you claim in your heart that I am appointed by God, I am handpicked by God, hindi ka na hambalusin para pumasok sa church. Hindi na ipa-follow up. Salamat po sa follow-up ministry at evangelism team. God renews His world. Now, where did the waters go? Saan ba pumunta yung tubig? Sabi po sa binasa natin, the flood recedes. Nabawasan na po yung tubig, bumaba na siya. God remembered Noah and worked to rescue him from his trouble. God made a wind blow over the earth and the waters subsided. Yung wind, inutusan ng Diyos na kumalat all over the earth para bumaba ang tubig. Kapag basa yung buhok natin, nagpapahangin tayo, right? Ako po, wala akong time mag-blower, kaya pag nagkaligo ko, tas lalabas na ako, diretso na ako pasok. Habang naglalakad ako, ginaganyang-ganyang. Di ba? Ano, natural blower. Ang hangin ay nakakatuyo ng tubig. So kung paanong inutusan ng Diyos, sa chapter 7, maalala po natin, God commanded the fountains of the great deep to burst forth water. And He even commanded the heaven to open para bumuhos naman ang napakalakas na ulan for 40 days. So maaaring ang mga ilog, ang lawa, ang dagat, sila mismo from the deep naglabasan ang mga tubig. At sabi po doon, ang tubig nung panahon ni Noah, nung bumaha is around 17 feet above the peak of the mountains. Imagine ninyo po kung gaano kataas ang bundok. Mas mataas pa doon ang baha. Parang pag naririnig lang natin yung kwento, parang ganun lang, no? Pero mga kapatid, when I was studying this, I'm trying to imagine and I tried to put myself in that situation. Wow, grabing tubig ang dumating sa mundo at na-wipe out ang mga tao. Lahat ng creation na wipe out. But we are reminded in these verses that God is in complete control. Kung kaya niyang paulanin at pabahain, kaya niya ring patigilin ang ulan at kaya niya rin tuyuin ang baha. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kaya ni Lord yan. Hindi natin kaya, pero kaya ni Lord. Number two, the earth dries. Natuyo na daw ang lupa. So after the flood waters receded, God caused the earth to once again produce plants and trees. Alam niyo po, kapag bumaha, namamatay ang mga halaman. Kasi na inaalipo nga sila. Alam niyo yun, natutunaw. Na, kayo man, matumapa kayo sa mga tubig ng matagal. Di ba yung mga balat nyo, nagpipeel off, nababalatan. So ganun din ang halaman. Pag nasobrahan ng tubig, namamatay sila. So namatay yung mga halaman at that time. So according to our text, the ark landed at Mount Ararat, which is the modern day
Turkey. So ang Turkey po is a mountainous country. Kung nakarating na kayo sa Georgia, pag pumasyal po kayo sa Georgia, habang nagbibiyahe sa kayo sa kalsada, puro bundok lang ang makikita nyo. Dahil magkakatabi ang Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkey, ano pa ba? Russia. So ito po yung mga country na mabubundok, na papaligiran ng bundok. So according to the Bible itself, sinulat po ito ni Moses, very detailed, no, yung pagbigay ni Lord ng mga istorya kay Moses. Ang ark ay nagland sa Mount Ararat. Now, the Hebrew text says that the ark came to rest in the mountain Ararat. Sabi po ng isang American preacher na napakinggan ko, ang pronunciation niya is Mount Ararat. Parang Ararat. So, sabi po ng text, the ark came to rest. It reminds us of Noah's name. Alam niyo po ba nang ibig sabihin ng Noah ay rest? Wow, alam nila. Sinabi ba ito ni Brother Neil last week? Hindi ko napanood. Sorry, Brother Neil. But binasa ko naman yung text. And that is, yung father niya na si Lamech, probably he's dreaming or maybe he's aspiring or he's praying na ang kanyang anak na si Noah na pinangalanan niyang rest would give rest to the world or will bring rest to a weary world. Now though the ark had rested safely, Noah was waiting for the Lord to tell him what to do. Can you imagine the patience of Noah? Tumigil na yung ark, ibig sabihin, hindi na siya naggagalaw-galaw. Ibig sabihin, wala nang ulan, tahimik na, and nagsubside na yung tubig after 150 days. Remember, 40 days yung ulan, 150 days, nagsubside na yung tubig, and hindi pa rin siya lumabas. Hindi pa rin sila lumabas. He waited patiently for the Lord to give him instruction. Kaya nyo? Nung panahon ng pandemic, nagkaroon ng window na 6 to 7, right? Nagkagulo sa labas. Ang mga tao hindi talaga kaya nilang makulong ng matagal na panahon. But can you imagine si Noah and his family, they were inside the ark for more than 1 year. Wow. 1 year, pag nakita kayo, ay, si Pastor uli. Punta ako sa kitchen. Ay, si Malu uli. Tapos punta ako sa kabilang sa, eh, si Arnel naman. Imagine 1 year, the 8 of them, sila lang ang magkakasama at ang kasama nila, mga animals. But I admire not only the obedience and the faith of Noah, but also his patience. Do we have this kind of patience? Ang hirap, right? Sometimes gusto natin tayong gagawa ng paraan, ayaw nating maghintay. Ayaw nating maghintay sa sinasabi ni Lord sa atin. So Noah waited a week, and then Noah was waiting for the Lord to tell him what to do. He waited 40 days and then sent out a raven. Ang raven po ay isang uri ng ibon. Family ito ng crow. Ito daw po ay around 26 inches in height. So dalawang ruler mahigit yung kanyang height. At ito pong ibon na ito ay kumakain ng carcasses or mga patay, mga bulok, yung mga nabubulok na laman like patay na tao or patay na hayop. So itong raven, ipinalabas ni Noah and hindi na siya bumalik. So now, he waited a week and then sent out a dove, which being a clean bird, mailinis daw po ang mga dove, found no place to land. So, she returned to the ark. Wala siyang malapagan, so bumalik siya sa ark. A week later na naman, nag-send na naman si Noah ng dove. And when it returned, nung bumalik siya, meron siyang dalang olive leaf. So, ibig sabihin po nito, may lumalabas na. Lumalabas na muli ng binubuhay ng Diyos yung mga living creatures, living plants, sa living plants po, o mga puno, halaman sa labas ng ark. So meron ng nakuhang leaf itong dove. So bumalik na naman after 7 days, nagpalipad na naman si Noah ng isang dove at for the third time, it didn't return, so he knew the water had dried up. Ibig sabihin, may maroon ng malalapagan itong dove na huli, so hindi na siya bumalik.
Noah built a window doon sa taas ng ark na pinagawa sa kanya ni Lord. And according to study, 3 floors yung ark na ito. And I believe na sabi din ni Brother Neil, ginawa ni Noah itong ark na to and his family for more than 100 years. Kaya niyong gumawa noon, construction. Sabi ko nga kagawa sa live group namin, magputol nga lang ng kapirasong kahoy. Hindi ko kaya eh. Naubusan ako ng patience, but he and his family built this ark. Imagine the patient, the gift na ipinagkaloob ni Lord sa kanya. Now, Noah saw that the ground indeed was dry, but he didn't make a move out of the ark until the Lord told him to do so. Tuyo na sa labas. Okay na. There's sign na tuyo na ang tubig sa labas. Pero he still patiently waited for the Lord. 26 days later, that order came and he obeyed it. The Lord told him, go out, you and your family and the livestock with you. Mga kapatid, I think we can be inspired dito sa patient ni Noah. Patience ni Noah, kasi yung patient daw nasa ospital na. Yung patience ni Noah, we can be inspired sa paghihintay niya and yung obedient niya sa instruction. He waited for God's instruction. And for us, it is my prayer that we will learn how to listen to the word of God and obey Him. Next po, God rewards faith. God rewards faith. Kanina sabi natin, God remembers His own. Number 2, God renews His world. Number 3, God rewards faith. Kanina po sinabi din sa atin ng prophecy that as children of God, the Lord is admonishing us to have faith, to not give up. And here, in the life of Noah, we could learn so much. And kung babasahin po natin yung Hebrews chapter 11, where the heroes of faith were written, isa po si Noah doon sa mga heroes of faith. He had the faith to walk with God when the people of the world were ignoring and disobeying God. He had the faith to work for God and to witness for God when opposition to truth was the popular thing. Now that the flood was over, he exercised faith to wait on God before leaving the ark. And after being confined to the ark for over 1 year, he and his family must have yearned to get back on dry land. Alam niyo po, pag nakulong tayo, kanina nabanggit ko sa inyo, ilang days lang yung ating, anong tawag doon, yung nakulong tayo ng pandemic? Lockdown. Quarantine. Gusto na natin lumabas kaagad. Sabik na sabik tayo. And for these people, they were confined in the ark for more than a year. Hindi sila nagmamadaling excited. Hindi sila nagmamadaling lumabas. They waited for God. Obedient faith is our response to God's word. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Therefore, mga kapatid, we encourage you, do not miss any opportunity to come to church and listen to the word of God. Or even if you are at home, when you are at work, if you could listen to sound teaching, sound doctrines, you can listen to, marami po tayong mapapakinggan. I can encourage you to watch si Peter Tan, CCF, Victory, Skip High. Marami pong mga magagaling na tagapagturo ng sound teaching. You can listen to them because faith comes by hearing and hearing the word of God. Habang tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos, tumataas yung antas ng ating pananampalataya. We are encouraged dahil ang word ni Lord, it can encourage people. Ito po yung salita ng Diyos, hindi po siya nagdi-discourage, nag-i-encourage siya, and it can increase our faith. Noah's life shows us that true faith has a basis. Bakit po? Because he himself heard from the Lord. During that time, wala pa ang Bible, but he heard from the Lord. Ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa kanya. And even right now, if you hear this little small voice talking to you, but mga kapatid, for now, I can tell you that the infallible truth is the Word of God, the Bible. The basis of our faith should be the Bible.
Wala po tayong ibang pangahawakan kundi ang salita ng Diyos. Wala na pong iba. Sometimes, our tendency is to go to other people, to go to whoever we think ay pwede nating lapitan. But I'll tell you, mga kapatid, our first resort, not last, our first option should be God and His Word. Next po, if someone lives by faith, it will be evident. Ang isang tao daw po na namumuhay sa pananampalataya, na may pananampalataya, ay makikita ito sa kanyang buhay. Look at the life of Noah. If he doesn't have faith, if he didn't have faith, hindi niya gagawin ang ipinag-uutos sa kanya ng Diyos, na maaari habang ginagawa niya yung ark, for many, many years, tinututya siya ng mga tao, anong ginagawa mo? Hindi sila familiar sa salitang rain or flood. We are in the Middle East. They were in the Middle East. So they didn't experience rain at that time. And maaari, nung sinasabi ng mga tao sa kanya, bakit ka gumagawa niyan? Anong ginagawa mo? Parang ang laki-laki naman yan. Kung sumagot si Noah na, gumawa din kayo kasi sabi ng Diyos, uulan ng malakas at magkakaroon ng baha. Maaaring pinagtatawanan siya, paano uulan? Wala namang ulan dito. Anong klase yung ulan? Ano ba yung ulan? They never heard of rain, neither of flood. But in the life of Noah, faith is very evident. Mga kapatid, when we are in times of struggles, whenever we are in times of sufferings and challenges and trials, nakikita po ba yung faith sa atin? Sabi po, faith is a gift. Faith is believing in the things we hope for, things unseen. Yung nangyari sa kanila, it is unseen. No one can ever imagine what would happen sa sinasabi ni Noah na sinabi sa kanya ng Diyos na magkakaroon ng baha. Faith, mga kapatid, a genuine faith is what is required for us to know if someone lives by faith, it should be evident. Nakikita po sa atin. I'm not saying po na my faith is already perfect. Sometimes nawiwindang pa rin ako, but I still hold on to God's promises to me. Last night, na-share ko po ito sa live group namin, nagkaroon kami ng email na magkakaroon daw kami ng Saturday na pasok. At yung pasok, hindi siya half day, full day, from 8:30 to 5:30. Actually, I heard about this news na from last week and I prayed hard about it. I prayed really hard because ayoko pong pumasok ng Saturday. It's not because I am stubborn, but I claim that blessing from the Lord. At hiningi ko po yan na magkakaroon ako ng Friday and Saturday off so I can give my time to Him. So nagkaroon po ng usap-usapin last week pa, but I rebuke it and I prayed for it. One time na mention ko ito kay Pastor Joel, sinabi ko sa kanya, I heard about this and I'm rebuking it. So lumipas yung mga araw, narinig ko po yan Sabado, walang memo. So parang iniisip ko, siguro okay na. Kahapon, kung kailan mag-uuwian kami, Thursday, before 6, kasi 6 po kami yung labasan, before 6, lumabas yung email sa harap ko. Nakita ko na po yung title, so binuksan ko kaagad siya. So nakalagay doon, new working hours, 8:30 to 5:30, Friday off, tapos Saturday to Thursday may work kami. Tumulo agad yung luha ko. So, minessage ko po yung HR namin. Sabi ko sa kanya, how did this happen? How could you allow this to happen? Tapos maraming emoticons na umiiyak kasi umiiyak talaga ako. I was sad po talaga. Nalungkot ako kasi ayoko talaga. Sabi ko, Lord, ayokong pumasok ng Sabado. So, nung nag-text po ako sa kanya, sa HR, yung may-ari ng kumpanya, nandoon naman siya sa room, sa office namin. Pasok siya kasi nandun yung mga yung mga samples namin sa office kung saan po ako nandoon. So, pagpasok po niya, pumasok yung HR, sabi niya, tinuro niya ako, si Connie. Sabi ko, Arabic siya, hindi siya marunong mag-English. Tapos sabi niya, umiiyak ka ba daw? Tinatranslate sa English. Sabi ko, yes. Why? Sabi niya, why? Kasi sabi ko, ayoko talagang pumasok ng Sabado. Kapag kailangan nyo, nag-work kami, may dala kaming laptop, etc., etc. I'm sharing this with you po to tell you na sometimes dumarating tayo sa ganong pagkakataon. But I trust God
that He is in control. Kaya lang nalungkot po talaga ako kasi po alam nyo, sa hindi nakakaalam, ang dami ng pinagdaanan ng kumpanya namin, I didn't leave them. Kasi sinabi ko kay Lord, bago ako mag-apply sa kumpanyang ito, Lord, bago ako umuwi ng Pilipinas, ibalik mo ako sa kumpanyang ito. So sa heart ko, mayroon akong ganong thinking na kapag tapos na ako sa kumpanyang ito, maaring uuwi na ako. So nagdo-dobly-dobly yung mga iniisip ko na maaring uuwi na nga ako. Or hindi ko alam kung anong plano ni Lord, but I claim na hindi po ako papasok ng Sabado. So sabi po nung may-ari, ayaw mong pumasok ng Sabado, ayoko. Okay, wala na kayong pasok ng Sabado. So praise and glory to God, He is good. Sometimes He allow us to experience yung mga ganong bagay upang sa ganon when he show His power, mas mag-i-increase pa yung faith natin. Amen? Because when we see His power at work, the more our faith increases. Kaya kapatid, kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok right now, sabihin mo lang, I know God is at work. And it will come to pass. And kapag nangyari na, na-receive mo na yung victory, mas malaking papuri ang ibabalik mo sa Diyos. Number three po, we see that storms like Noah endured, stretch and mature our faith in God. Kung yung mga anak ninyo, may mga anak kayo na sa tingin nyo parang naliligaw ng landas o hindi na tumitino, just believe that God is in control and He can do miracles in the lives of your children. If nakaka-experience kayo ngayon sa inyong trabaho na feeling nyo api kayo or feeling nyo hindi makatarungan ang ginagawa ng inyong amo, just believe that God is in control. Mga kapatid, katulad lang yan kapag nag-e-exercise kayo. Ako tumigil na talaga ako dyan eh. Kapag nag-e-exercise tayo, lumalaki yung muscles nyo, di ba? Nyo na lang, sige, kasi hindi naman ako. The more kayo nag-e-exercise, lumalaki yung muscles ninyo. The more endurance yung inyong nararanasan. And eventually, makikita nyo, nasaan si Brother Jess? Nandiyan ba si Brother Jess? Nagkakaroon din ng abs. Kami, alam nyo po ba ang exercise namin, hindi magbuhat ng barbell, magbuhat ng kutsara tinidor. Kaya ang lumaki sa amin, ab lang, hindi abs. Mga kapatid, just an encouragement for all of us. We may face trials of many kind, but the book of James says, consider it pure joy, brethren, when you face trials of different kinds. Number four po, God receives worship. God receives worship. Nung lumabas si Noah, the first thing that he thought of is to build an altar for the Lord. Tayo, mahilig tayo sa value meal. Gusto natin kapag kakain tayo, bago magka-KFC tayo, tingnan natin yung value meal, yung kasya na sa lahat, combo meal, yung medyo practical, yung mura. Kahit hindi masyadong masustansya at gusto natin fast food kasi lalo na pag gutom na gutom tayo, hindi tayo makapaghintay. May mga Christians, or I will admit, maybe sometimes ganun din po ako, we are value meal Christians. We feel hungry, but in a hurry to get somewhere else, choose only quick bite of so-called worship that does not cost much. True worship, mga kapatid, is costly. It costs your time. It costs your abilities. It costs your sacrifices. The book of Romans encourages us to offer our lives as a living sacrifice, wholly acceptable to God. And as a result of our choice, we often become spiritually weak and undernourished. Because we don't spend much time in worship. Alam niyo po ba na ang worship natin is not only when we come here on Fridays and Sundays. Whenever we are at home, we can worship God. Whenever we read the Word of God and listen to Him while we are reading, yung hinahayaan natin na mangusap ang salita niya sa ating mga puso, it is a form of worship. At ang worship po, hindi natin dapat tinitipid para maging masustansya sa katawan natin. What can we do? We need to derive our patterns and practice of worship, all of them from teaching and examples in God's Word.
Doon po natin makikita sa salita ng Diyos mismo kung ano ba ang true worship. We must compile the examples and the plain instruction of the scripture and then determine the most reverent way to express our love. Yung paggalang natin na nag-e-express ng pag-ibig natin sa Diyos, pagpapasalamat and devotion natin sa Kanya. Many times we come here, we raise our hand, we sing song, we read the lyrics in the screen, but our hearts and minds are not here. Pero alam nyo mga kapatid, when we're broken, that's when we worship. Bukas na bukas ang ating mga puso. Now mga kapatid, worship begins with the fear of God. Worship begins with the fear of God. The first recorded example of worship in the Bible was when Abel and Cain worshiped, offered their sacrifices. Si Noah, paglabas nila ng ark, nung sinabi ng Diyos that you can go out of the ark, you and your family, along with the living creatures with you inside the ark, you can now go out. Paglabas nila, alam nyo pong ginawa ni Noah kaagad, nag-built siya ng altar to offer a sacrifice to the Lord. Sometimes tayo ayaw nating magbigay ng so much time. Minsan darating tayo sa worship service, matatapos na ang worship, mga 10 o'clock na. Minsan tayo kahit workers na, darating tayo sa worship service, patapos na ang preaching. Tinitipid natin ang ating mga oras. Look at the generosity of Noah. Nung nag-offer po siya ng sacrifices, ng animals, clean animals to the Lord, naalala nyo ba na konti lang yung pumasok na animals doon sa loob ng ark? Probably, nag-multiply na yung ilan sa kanila, nanganak na, yung pusa siguro may kuting-kuting na sila. Yung sheep, I don't know, I think one time lang sila mag-conceive sa loob ng isang taon. So mayroon silang time lang na pwede silang mag-anak. So hindi pa ganun kadami yung animals na mayroon sila. Si Noah, maaari niyang isipin, tsaka na ako mag-o-offer ng sacrifices kay Lord kapag marami na akong alaga. And sometimes we are like that. May singit ko lang po, no? Hindi po ito exhortation about tithes and offering. Bigla lang pumasok sa isip ko. Sometimes we are like that. We have this kind of thinking, pag 1,000 na ang sweldo ko, tsaka ako magbabalik kay Lord. But mga kapatid, it's not about tithes and offering, but what I meant here is, Noah experienced the power of God. It is because of God's power that he and his family are preserved. Therefore, that fear was embedded in the heart of Noah, that he knew in his heart that the God who commanded him to make the ark is all-powerful God. Mga kapatid, kung iisipin lamang po natin na lahat ng mayroon tayo ngayon ay nanggagaling sa Diyos, lahat-lahat, maari it will compel us to give a fearful worship to the Lord. Number two, hindi po ito fearful na yung nanginginig tayo sa takot. It is a kind of fear na we don't want to do something wrong. We don't want to do things that are not pleasing to God because we honor Him, we revere Him, we want our lives to be pleasing to Him. Number two po, worship involves sacrifice. Noah worshiped God because he feared God. There is no indication that God commanded Noah to build an altar and make a sacrifice. Walang nag-utos kay Noah, but he did it out of his love, out of his desire to worship the Lord. Worship involves a sacrifice. Mga kapatid, you are here. Sometimes iniisip natin, nagsakripisyo na ako. Talib na natutulog ako ngayon. Nandito ako ngayon. Diba, sacrifice yun? Mga kapatid, do you think that's enough? Once a week, napupunta tayo dito, mag-worship ng isang oras. Do you think that's enough? Do you think na ibigay na natin yung best natin kay Lord kung ginagawa natin yon? It's not only for you. Mga kapatid, alam nyo, when I was studying this, when I was meditating on this, God spoke to my heart. I was convicted. I come here Friday, Saturday. Kahapon yata yun, tinext ako ni Mara, pwede daw ba akong mag
BHL, mag-make up ng BHR. Sabi ko, no problem. But this is my calendar for the week. From Saturday till next week, full. Walang bakante. But when I studied this, I still felt that I'm not giving my best to the Lord. Do you think you're giving your best to the Lord when you come here and worship once a week or twice a week? It is not for me to hear your answer, mga kapatid. God knows your heart. God knows my heart. God knows us. Worship comes from experiencing grace. We love grace. We love grace. Meron ba ditong pangalan, Grace? Yeah, we are Grace Church. The fact that God was satisfied with Noah's sacrifice unfolds a picture of His grace. God is a gracious God. Sometimes, hindi na nga natin na ibibigay yung best natin para sa Kanya, pero yung plans pa rin niya sa atin ay best. Right? God is a God of grace. He received the things that we don't deserve. God is gracious. Noah's heart of obedience, all through his experience with the ark, he saw Noah's fear. God saw the evidence of Noah's heart of obedience doon sa loob ng ark. He saw Noah's fear. He heard Noah's prayers, and God was pleased. He accepted this expression of worship. That wonderful grace of God must strengthen our worship. Na kapag naisip po natin na through the grace of God we are here. Through the grace of God we are not going to be punished anymore. Through the grace of God we are breathing. Through the grace of God we have this job. Through the grace of God we can come here before Him, entering the Holy of Holies. It is through the grace of God that we are living, mga kapatid. And that should compel us to worship Him with all our heart, with all our mind. Number five, as I end po, God reaffirms the natural order. I want you to imagine with me, since this is my last point na po, na isi-share ko sa inyo today. When God created everything in the book of Genesis chapter 1, He said, let there be, let there be, let there be. You remember that? And si Sis Jeng, I can still remember, pinreach niya yung how the universe came about. God is all-powerful. Through His words, He created everything. And in the book of Genesis chapter 8, makikita po natin dito. By the way, next week kay Noah pa rin po ang pag-uusapan natin. Makikita natin dito na after the flood, wipe out ang lahat. Can you imagine na puro patay na tao yung nakakalat, mga patay na hayop? Namatay ang mga halaman, sila na lang yung nabubuhay. And according to study, probably daw because of lots of water, dahil sobrang dami ng tubig, maaring pati yung mga bundok na deform sila. Maaring may nag-collapse, may nag-fall, mga landfall, landslide, mga ganyan. But in God's power, can you imagine this, mga kapatid? Look at Georgia right now. I have never been to Switzerland, but whenever I see the majestic creation of God only through pictures and television and cell phones, I am amazed by the power of God. How He renewed everything. How He brings back everything into its proper places, probably more beautiful. God is good. And what happened after that? The ground cursed no more. Ibinalik na po sa order. God had cursed the ground because of Adam's sin and had added a further curse because of Cain's sin. God's promise recorded here didn't invalidate either of those curses. If you remember po, may mga curses na tinanggap si Eva at si Adan. And then si Adam, nung kanyang mali si Cain, nung hindi tinanggap ni Lord yung kanyang offering and pinatay niya yung kanyang kapatid. At this time, hindi po na invalidate yung mga sinabi ng Lord sa kanila, ng Diyos sa kanila.
Because they won't be removed until Jesus returns and God's people dwell in the holy city. Ito na po yung perfect life na hinihintay natin. But in His grace, God decided not to add to man's affliction anymore. No more universal floods. Wala na pong universal floods na darating. God also determined that there would be no future floods. God's reason given in verse 21 has been variously explained, and the explanation depends to some degree of your translation of the text. Ito po yung sinabi ng Diyos. Yung sa verse 21, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done before. Ibig sabihin, sabi po ng Lord, hindi niya na i-destroy ang mundo through the water. Kaya po next pag-aaral natin, makikita naman natin yung rainbow, yung sign of promise ni Lord. So if we translate chapter 8 verse 21, ito po yung sinasabi sa atin. The human heart is incurably wicked. Kasi sabi po dyan, di ba, hindi na niya muling i-destroy ang earth because tayo daw po wicked ang heart natin. Pero hindi yun ang dahilan para hindi na i-destroy ang earth. Dahil ba makasalanan tayo na hindi tayo nagbabago, hindi na i-destroy ang earth? Hindi po ganun. Ang ibig sabihin nun is, ginawa na ng Diyos na nagkaroon ng flood, na wipe out na ang mga tao, si Noah na lang at ang kanyang pamilya ang natira, hindi pa rin tayo nagbago. Hindi tayo nagbago. The human heart is incurably wicked. The flood wiped out the transgressors, but it couldn't change hearts. Ang mga baha hindi nagpabago ng puso ng tao. Therefore, to have another judgment won't solve the problem. And if we will translate it, yung salitang even though, then we have God saying, ito po yung sinasabi niya, yes, they deserve judgment because their hearts are wicked, and to persist in sin and not to learn their lesson from this flood only shows how evil they are. But in grace, because of the grace of God, I will not send another flood or curse the ground. Hallelujah. Hindi na po natin mararanasan ang global flood na katulad ng naranasan ni Noah. On the basis of the atonement accomplished by Jesus on the cross, God could say, a price has been paid for the sins of the world, and I can withhold judgment. Justice has been met, my law has been upheld, and I can show grace to a lost world. I will not send another flood and wipe out the human race. Instead, I will offer them my great salvation. So instead po na dahil makasalanan ng tao, babaha uli at mawawipe out ang mga tao, ang Diyos na mismo ang nag-offer ng salvation para sa atin. And that is true what Jesus Christ did on the cross. Hindi na po tayo mapaparusahan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Next po, no interruption of the cycle of nature. Sinabi po dyan sa huling verse na binasa natin, hindi na po may interrupt. Imagine niyo 40 days na umuulan ng tuloy-tuloy, 150 days na baha, and marami pang panahon naghintay sila hanggang matuyo ang tubig, umabot ng isang taon. So nawala ng summer, nawala ng winter, isang panahon lang, baha lang, tagbaha lang lahat. Pero ang sinabi dito, no interruption of the cycle of nature, which means babalik na ulit tayo sa original creation. Kung naalala nyo po, naituro ta sa atin ni Sis Jeng, yung senior niya sa atin, yung how the universe came about, nagkaroon ng araw, nagkaroon ng gabi, to divide the hour, the time, the day, the weeks, and nagkaroon din po ng tag-ulan, ay nagkaroon ng tag-araw, nagkaroon ng taglamig. So bumalik na po sa original creation. And as I conclude, mga kapatid, and as I end, I know that you're hungry and you want me to stop. Mga kapatid, God is the God of new beginnings. And God is a God of purpose. Whatever, anuman po yung pinagdadaanan natin or pinagdaanan natin, that dumating tayo sa point na parang hopeless. This is it. Just remember that God is seated on His throne. God is immutable, God is perfect, and He is in control.
And on top of that, He loves you so much. God bless you po.